Magandang umaga, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw na ng Martes, Nobyembre 4, 2014. Sa ulo ng ating mga balita, makaliyado ng Pangulong Aquino, tuduhi kayat na kay Vice President Binay na kumalas na sa gabinete, pero duda ring bibigay ang Vice Presidente para magamit daw ang government resources sa Monoy pangangampanya. Sa reaction naman, may kampo o kampo nitong si Vice President, sinabing malaking kamalian daw kapag nawala ang pangalawang Pangulong Binay sa gabinete ng Pangulong Noynoy. Samantala, binuong Board of Inquiry ng Armed Forces na sa Basila na kaugnay pa rin sa investigasyon sa ambush ng Abu Sayyaf na ikinamatay ng 6 na mga sundalo. Pagpapabalik naman sa tahanan ng ilang evacuees ng Mayon Volcano, umpisa na mamaya. Samantala, mga pasero naman ng cruise ship na nakatakdang dumaong ngayong Linggo sa Boracay, nakatakdang isilalin naman sa quarantine. Mamaya, meron tayong update naman dyan sa lalawigan ng Leyte de Lanza. May mga kwento po doon ng mga pagbangon o pagbangon at mga kwento rin ng inspirasyon at yung sinasabi raw na tuloy pa rin ang buhay sa mala Titanic na kwento na mag-asawang pinagtagpo ng barkong napadpad noong kasagsagan naman ng bagyong si Yolanda. Yung siyudad ng San Carlos City sa Negros Oriental nagbubunyi ng manalo bilang most environmentally sustainable city naman sa ASEAN. Malita sa iba yung dagat, mamaya ay makikipag-update tayo doon naman sa magaganap na midterm election sa Estados Unidos. Ang bansang Burkina Faso ay yung militar doon ay binigyan ng 2 linggong deadline para ibalik naman ang civilian rule. Sa sports balita, ang top rank promotions, walang nakikitang mismatch daw sa maging laban ni Manny Pacquiao kontra kay Chris Algieri. Habang itong si Algieri naman umasa na siya ang susunod na pound for pound king. Ang trainer naman ni Manny Pacquiao, kontento na sa resulta sa nagaganap na training dyan naman sa may bahagi ng General Santos City. At sa ating sports balita, mga kaibigan, dating misis ng aktor na si Derek Ramsey, iniuro na daw ang kasong concubinage laban naman sa aktor at kay actress Angelica Panganiban. Live via satellite mula pa rin dito sa Bombo News Center Makati. Napapanood din tayo sa ating official website sa audio at the visual ng www.bomboradio.com. Inyo pa rin anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Usap-usapan pa rin at malaking balita itong naging deklarasyon ng Pangulong Noynoy Aquino. Ang paghamon naman kay pangalawang Pangulo Binay na Manoy kung pwede na rin siyang kumalas sa kanyang gabinete. Tudo pa rin ang hikayat din ng ilang mga kaliyado ng Pangulong Noynoy na umanoy umalis na sa hanay po ng mga cabinet members ang pangalawang Pangulo. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Raymond Tinasa. Naniniwala ang mga kaliyado ng Pangulong Aquino sa Kongreso na sadyang hindi na kailangan pa sa kabinete si Vice President Jejomar Binay. Sinabi ni Kalokan Congressman Edgar Arise ng Liberal Party, magayon lamang ng courtesy resignation si Binay bilang miyembro ng Aquino Kabinet ay agad daw tanggapin ang Pangulong Aquino sa loob ng 5 minuto. Ayon kay Arise, taliwas sa pahayag ni Binay, hindi to team player sa kabinete dahil sa ginagawang pamamatikos sa administrasyon. Pero mayroon si Arise na malabong bibitin si Binay at yak daw na hapit sa kanyang pwesto para daw magamit ang government resources sa pangangampanya. Maging si Buhay Congressman na Lito Chenza, nang halaga naman ni Binay ay iniwalang mas mabuting magbitin na ang vice-presidente sa kabinete. Iniyak ni Achenza na kung hindi tumatanggap ng kritisismo ang Pangulo Aquino, partikular mula sa isang kaibigan at loyal sa kanya, naramat lamang na dumistansya na ito si Binay. Sa panig naman ni Iloilo Congressman Jerry Treñas, personal choice daw ni Binay ang pagbibitiw lalo kung ini-enjoy naman at komportable bilang miyembro ng gabinete kasabay ng pagbatikos sa Pangulo Aquino at ibang cabinet officials. Magandang kahapon niya ay hindi na masabing direktal ang Pangulong Aquino kung nanatili pa ang kanyang trust and confidence kay Binay at nagsabing malayo itong lumaya sa kanyang gabinete kung hindi sang-ayon sa kanyang pamalakad. Hindi na nga daw nabibigay ng panukalang solusyon na gawa pang bumatikos si Binay sa kanyang pamahala. Dahil pang bahagi ng pahayag ng Pangulong Aquino. Number one, kung palagay niya meron kaming kulang na ginagawa, member siya ng kabinete, di abisuhan niya kami, hindi mo mag-advise paano nating improve yung sistema. At hindi choice yun, obligasyon niya, member siya ng kabinete. Kung palagay naman niyang mali yung direksyon namin, di, siyempre malaya rin siyang hindi na sumama sa aming mga kilusan. Pero at the minimum, Vice President of the Land,
meron siya mga criticism, siguro kailangan para constructive, meron din solutions. And again, para klaro, kung may solutions siya, parang hindi ko yata narinig sa mga pagpupulong na kabinete itong mga solutions na ito. Ang pahayag ng Pangulo Aquino Bumbelmar na kira sa hindi pagsibak ng mga kanyang opisyal, pero idinadaan sa public engagement ang kanyang personal na pagpapalabas ng salubin. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaza. Para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo, Bombo! Bombo Raymond, ano, para sa kalaman at pang-refresh yung ating mga listeners, ano yung mga cabinet position portfolio na hinawakan ng ating Vice President dyan naman sa gabinete ng Pangulong Ninoy Aquino, Bombo Raymond? Sa ngayon, siya yung housing czar at siya yung may hawak ng Housing Urban Development Council, yung HUDCC, Bombo Elmar, at siya rin yung may hawak or may ika nga supervision sa Pag-ibig Fund. At the same time, siya rin yung presidential advisor on OFW affairs. So, bale, dalawang portfolio yung hawak ng vice presidente sa gabinete, Bombo Elmar. Aside doon sa official na relasyon nila, no, on a personal note ay personal level nila na relasyon ay malalim yung kanilang samahan, Bombo Raymond, panahon pa ng dating Pangulong Cory Aquino. Yan, isa yan sa mga abogado, human rights lawyer ng dating Pangulong Cory. Itong si at siya yung naging OIC rin na Makati noon pa ni talaga ng kanyang ina, kung yet malalim yung kanilang samahan, ano, Bombo Raymond. At nga lamang umaani ngayon nakapagtataka nila nga sa medyo maanghang din yung pananalita ng Pangulong Noynoy, ano, how's that, Bombo Raymond? That's right. Iban sa nabanggit mo, Bombo Elmar, ito rin si Binay, sa kanilang account nga ay siya yung nagsilbing security escort mismo ng Pangulo Aquino para sunduin yung kanyang kapatid at isecure sa isang lugar noong kasagsagan ng EDSA People Power Revolution. Pero ngayon ay nagkaroon ng lamat sa kanilang relasyon matapos niyang magkaroon ng pagbatikos ang panig ng vice-presidente sa pamamalakad ng Aquino administration. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond Dinaza. May reaction pa rin ang kampo naman ng pangalawang pangulo doon naman sa naging pahayag din ng Pangulo ni Aquino. May detalye pa si Bombo Vince Villar. Bombo Elmar, bagamat sinabi na ni Vice President Jejo Marbinay na mataas ang kanyang respeto kay Pangulong Aquino at patuloy siyang magiging team player sa administrasyon nito, ay hindi napigilan ng isa sa mga tagapagsalita nito na si una Interim Secretary General Attorney J.V. Bautista na ihayag ang kahalagahan ng pangalawang pangulo sa gabinete ni Pinoy. Ayon kay Bautista, malaking kamalian umano ng administrasyon kung hahayaang mawala ang Vice President dahil napakaganda umano ng paglilingkod nito sa dalawang ahensyang pinamumunuan, ang Housing and Urban Development Coordinating Council at ang Overseas Filipino Workers Concerns. Narito ang bahagi ng pahayag na Attorney Bautista. At sa tingin ko, ang pagkakasin natin, dahil itanin natin na ang mananasa ng kanya, ang pagkakasin ko ng ating Vice President, doon sa kanya mga nangawakan ng ayansya ng pahalaan, ay very satisfactory ko at talagang nagkibiligan ko siya, ang performance ko may maganda, at dahil doon dyan, ang kanyang akunang rating, at track rating sa ating mga mananalan ay pinagmatas sa lahat. Ang ito po yung magiging isang malaking kamadilan kung ang administrasyon ay hindi gagamitin ang katangian at pagtalento ng ating Vice President upang maglingkod dito sa mga ayansyang kanyang pinaglilingkuran. And talaga po ang magiging resulta sa pangbayan yan sapagkat ang ating pangbayan po ay mapagkakaitan ng magandang paglilingkod na nagbibigay ni Vice President Joe Binay. Pun na binultahan ni Pinoy si Binay sa mga batikos nito sa kanyang administrasyon at sinabi kong hindi naman nagugustuhan ang kanyang ginagawa ay malaya naman itong makakaalis sa gabinete. Nagpayo pa ang Pangulo na kung may solusyon o solusyon si Binay ay mas maiging ilahad ito sa kanya at sa gabinete upang mapabuti ang sistema ng pamamahala sa bansa. Yan ang ating ulat. Bombo Vince Villar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Vince, ano, samantalan ko lamang itong usapin naman sa debate niya na katakda kay Senadora Trillanes. Ano to? Anong estado ng development? Okay naman ay pag-aayos. So si pangalawang pangulong Binay, hindi atras sa Bombo Vince sa kabila naman itong paghamon itong si Senadora Trillanes na hanggang November 22 lamang ang kanyang palugit, Bombo Vince.
patayan ang mga impormasyon na inilalahad ng kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas sa pangunguna ni National President Herman Basbanyo, Bombo Elmar, ay masasabi nating tuloy ang debate dahil nagkakaroon ng mga negosasyon sa pagitan ng KBP at ng kampo ni Binay. Ganon din sa kampo ni Trillanes. Ni minsan wala tayong narinig na may pag-aalangan sa panig nitong si Binay, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Vince Villar. Sa ibang balita tayo mga kaibigan, nasa bahagi na ng Basilan itong binuong Board of Inquiry ng Armed Forces of the Philippines kasunod na rin ang nangyaring ambush ng Abu Sayyaf na kinamatay na 6 na mga sundalo. May follow-up report si Bombo Analy Soberano. Nasa probinsya na ng Basilan ang ipinadala ang probe team ng pamunuan ng Western Mindanao Command na siyang mag-iimbestiga kaugnay sa nangyaring pananambang sa 6 na mga sundalong army mula sa 64th Infantry Battalion. Ito'y batay na rin sa kautusan ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. na nais itong maimbestigahan ang insidente nang sa gayon mabatid kung nagkaroon ng pagkukulang sa hanay ng mga opisyal ng militar sa Basilan. Sa pakikipag-ugnay ng Bombo Radio kay Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Rusico Guerrero, kanyang sinabi na kahapon pa November 3 nag-umpisa ang isinagawang investigasyon ng Board of Inquiry na pinamumunuan ng Inspector General ng West Mincom na si Colonel Crisanto Gutierrez sa pakikipagtulungan din ng Inspector General ng 1st Infantry Division. Ayon kay Guerrero, walang itinakdang time frame kaugnay sa isinagawang investigasyon, ngunit gagawin nila ang lahat nang sa gayon mabigyan kaagad ng feedback si AFP Chief General Katapang na nakatutok sa resulta ng investigasyon. Una nang ipinag-utos ni Katapang ang malalimang investigasyon. Tiniyak naman ng general na sakaling may makikita anyang nalabag o na o operational procedure, may managot na mga opisyal sa nasabing insidente. Sa kabilang dako, tiniyak naman ni Guerrero na lalo pang paigtingin ng militar ang kanilang operasyon sa probinsya laban sa mga bandidong Abu Sayyaf at ipagpapatuloy ng mga sundalo ang pag-secure sa mga proyekto ng pamahalaan sa nasabing probinsya. Sa kabilang dako, tiniyak naman ni 104th Brigade Commander Colonel Rolando Joselito Bautista na kanyang sasampahan ng kaso ang mga bandidong nanambang sa kanyang mga sundalo. Bombo Analy Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 15 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Samantala, magtungo tayo sa lalawigan ng Albay. Simula ngayong araw ay magsimula na rin itong pagpabalik naman sa ilang mga evacuees na naapektuhan itong patuloy na pag-alboroto ng bulkan ngayon. May detalye pa ang Bombo Radio Legazpi. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Army at lokal na pamahalaan sa ilang mga pribadong individual sa lalawigan ng Albay para sa dagdag ng mga sasakyang maaaring magamit sa isasagawang decampment sa ilang mga residenteng inilikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Simula ngayong araw ay maaari nang umpisahan ng mga LGUs, katuwang ang ilan pang ahensya ng pamahalaan, ang paghahakot sa mga evacuees pabalik sa kani-kanilang mga dating tahanan sa paanan ng bulkan. Una nang inami ni Colonel Generoso Bolina, Deputy Brigade Commander ng 901st Brigade Philippine Army, na hindi nila kayang sulohin ang paghahakot sa mga residente kung kaya kakailanganin nila ang tulong ng ilang pribadong individual na maaaring magpahiram ng sasakyan na gagamitin mula sa higit 55,000 individual sa mga evacuation center, 10,000 hanggang 15,000 na lamang sa mga ito ang matitira matapos ang decampment. Kabilang sa mga makakasama sa papabalikin ay ang mga residenteng labas sa 6-kilometer permanent danger zone at ilang nasa 7-kilometer buffer zone ng bulkan. Sa kabilang dako, nilinaw naman ang FIVOX na bagamat pinabalik na ang ilang mga evacuees, hindi ito nangangahulugan na wala na ang banta ng pagsabog ng bulkan na ngayon ay nananatili pa rin sa Alert Level 3. Una rito, nagisa ang mga tauhan ng FIVOX at maging ng Albay Public Safety and Emergency Management Office sa isinagawang legislative inquiry ng mga Bicolanong mambabatas kung saan kabilang sa mga naitanong ay kung bakit isinama pa sa evacuation ang mga nasa loob ng 8-kilometer buffer zone. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Sheila Madrigalejos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa Basta Radio, Bombo. Sa isla naman ng Boracay, muling bibisita doon ang isa sa pinakamalaking mga barko. Ito po yung cruise ships. Balit dala naman sa takot sa Ebola virus, ay posibleng islalim muna itong mga pasero kasama na yung barko sa tinatawag na quarantine. May detalye pa ang Bombo Radio Kalibo.
Mahigpit na ipapatupad ng katiklan Jetty Port at isang shipping company ang pagsasailalim sa quarantine sa mga pasaherong sakay na isang cruise ship na dadaong sa isla ng Boracay sa darating na Nobyembre 6. Ayon kay Mr. Nevin Makira, ang ports administrator na nakakwarantina mga pasahero bago pa man dumating sa Boracay upang masiguro hindi makakapasok ang nakamamatay ni Ebola virus. Sinabi pa nito na tiniyak umano ng naturang shipping company na isa sa ilalim sa quarantine ng mga pasahero ng MS Superstar Aquarius na magbabakasyon sa isla na kung saan magpapadala umano sila ng immigration officers. Maliban dito, magpapadala umano sila ng mga quarantine doctors at nurses sa Hong Kong upang matiyak na walang Ebola virus infected passengers sa naturang cruise ship. Darating sa Hong Kong cruise ship sa Nobyembre 3 sa dadiretso sa Maynila sa Nobyembre 4 hanggang 5 at darating sa Boracay sa Nobyembre 6. Ito na ang pangatlong pagkakataong dadaan sa Boracay ng MS Superstar Aquarius. Samantala, dahil sa banta ng Ebola virus, naghigpit rin ang pamunuan ng Calibo International Airport upang hindi makapasok sa aklan ng naturang sakit. Napaglaman ang mahigit sa 30 international flight kada linggo mula sa Singapore, China, diba pang bansa sa Asia, ang lumalapag sa naturang paliparan dahil sa pagbuhos ng foreign tourist. Ang quarantine personnel ng airport ang umaakya sa aeroplano at sinusuri ang mga pasaherong may mataas na temperatura gamit ang kanilang scanner. Ang mga pasaherong may sakit ay kaagad na isasailalim sa quarantine examination. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio, Kribo, Bombo Mirani na lang ang espasyo nag-uulat para sa Pamasa Radio ng Pilipinas, Basa Radio, Bombo. Samantala muna mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 18 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. At sa ating police report, patay naman ang isang dalaga habang ginagamot sa ospital. Makarang mahulog sa sinasakyang jeep, nidila naman sa nanlaban sa isang hold-upper. Nakilala ang biktima, ang 26 anyos na si Carla Jane Bugnot. Ayon sa kwento ng ama ng biktima na si Gualberto Bugnot, pauwi naman o ang dalaga at ang kanilang kasambahay galing naman sa Divisoria, lungsod ng Manila, para sana mag-night market nang mangyari naman ang insidente. Napagalaman pagdating daw sa madilim na bahagi ng Recto Avenue sa lungsod pa rin ng Manila, sumakay ang isang lalaki at pagdating naman sa Masangkay Street sa lungsod pa rin ng Manila, ay bigla na lamang hinila ng suspect ang bag ni Carla na nakalagay naman sa kanyang leg. Dahil dito ay nahulog ang biktima mula sa jeepney. Nagawa pang tumakas ng suspect na kinilalang si Winifredo Neron na miyembro di mano ng tinaguriang komando gang, ngunit nahuli rin to sa follow-up investigation ng mga otoridad. Samantala naman, nasa South Cotabato na ang mga suspect na nagtangka namang mang-hold up ng ilang bangko at iba pa. May follow-up report ang Bombo Radio Coronadal. Ipinagmamalaki ngayon ni Police Senior Superintendent Jose Arnaldo Briones Jr. ang Police Provincial Director ng South Cotabato na nasa South Cotabato Provincial Jail na ang walong miyembro ng Asitilin Gang na una nang nahuli ng mga otoridad malapit sa Police Checkpoint sa Tacurung City, Sultan Kudarat noong Setyembre 29, 2014. Ayon sa opisyal, committed na sa Provincial Jail noong Biyernes pa ang mga miyembro ng grupo at walang piyansang ihahain sa kanila. Matatandaan na aresto sina Elvis Laue, 52 anyos ng Quirino, Jonathan Cabradilla, 31 anyos ng Baguio City, Christopher Tayao, 23 anyos, Palog Apalet, 43 anyos na kapwa taga-Ilocosur, Alan Dawan at Rodolfo Nasapne, 28 anyos na pawang taga-Cagayan, Jun Ramos, 35 anyos na Quirino at si Dario Payanyo, 31 anyos ng Baguio City. Nakumpiska sa kanila ang isang hindi lisensyado na 45 kalibre na armas, acetylene gas tank, drilling machine at iba pang mechanical tools. Tinangka ng mga ito na pumasok sa isang bangko sa bayan ng Surala sa pamamagitan ng pagbuta sa drainage malapit dito. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo John Sonosa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa Iloilo naman, isang lalaki naman ang nasaway matapos daw inatake ng mag-check-in sa isang lodge doon, kasama naman ang 20 anyos na babae. May detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang 59 anyos na lalaki matapos inatake sa puso sa loob ng lodging house sa lungsod ng Iloilo. Pasado las dos kahapon ng hapon, nag-check-in sa Katrina Lodge sa Barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City ang lalaki, kasama ang 20 anyos na babae. Sa impormasyon na nakalap ng Bombo Radyo, naligo ang babae at dahil hindi nakalak ang pinto, kitang-kita ito ng lalaki. Na-excite ang lalaki at kinarga pabalik sa higaan ang babae at pagkatapos ng namagitan sa kanila, dito na inatake ang lalaki. Bigla na lamang umano itong nanginig at tumawag sa phone operator ang babae upang humingi ng tulong sa mga tauhan ng lodging house. Tumawag naman ang rescue team ang lodge at kinuha ng Iloilo City Emergency Responders o ICER ang lalaki, subalit pagdating sa Iloilo St. Paul's Hospital, ito ay itiniklarang dead on arrival.
Ayon kay Mr. Darwin Papa ng ICER, naninigas at nangitim na ang lalaki nang nakuha nila mula sa lodge. Napag-alaman na ang lalaki na residente ng Arevalo, Iloilo City ay mayroong asawa at anak, habang ang babae naman ay taga-distrito ng Molo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo, Radyo, Iloilo, ito si Bombo Jonathan Campbell para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! 22 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Sa lalawigan naman ng Pangasinan, maki-follow up tayo doon po naman sa nangyaring food poisoning sa siyam na katao nila naman sa pagkain daw ng itlog na maalat. May follow up report ng Bombo Radyo Dagupan. Nagsigawa na ng investigasyon ng City Health Office at Department of Health DOH para matukoy ang pinanggalingan ng itlog maalat na sanhi ng pagkalason ng siyam na katao sa lungsod ng San Carlos dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kasalukuyang ding inaalam ng otoridad ang mikrobyo na tumama sa mga ito. Inirekomenda ng mga kinaukulan sa publiko na iwasan munang bumili ng itlog maalat hanggat hindi pa matukoy ang pinanggalingan ng itlog maalat na nakalason sa mga biktima. Sa ngayon, nakalabas na sa ospital ang mga biktima. Ipinayo naman ng otoridad na agad na magpakonsulta sa ospital kapag nakaramdam na ng pagsusuka at pagdumi na ilan sa mga sinyales ng food poisoning. At yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Kenneth Ordonez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Kagabi mga kaibigan ay nabiti naman si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo yun ang inuman ay congresswoman o kinatawan po ng Pampanga dahil sa dalawang oras lamang ay binigay sa kanya ng Sandigan Bayan na pagbisita naman doon sa Borol o lamay naman ng kanyang nasawi na apo. At dahil dito ay didinggin pa yung 90 sana o siyam na araw na hirit naman ng dating presidente na siya ay pansamantala munang makalabas o pangbisitahin naman ang yumao niyang apo. May follow-up report pa si Bombo Geraldo Lip. Sa Bombo Elmar, didinggin ngayong araw ng Sandigan Bayan 1st Division ng apela ni Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo na maisailalim muna sa house arrest para makabisita sa Burol hanggang mailibing ang apo. Ito ay kasunod ng pagpayag ng Sandigan Bayan na makibisita ito kagabi sa loob lamang ng dalawang oras. Sa tatlong pahinang urgent ex parte motion, hiniling ni Arroyo ang siyam na araw na house arrest para manatili muna sa kanyang bahay sa La Vista, Quezon City. Bukod pa ito sa hiling na araw-araw na pagdalaw sa Burol ng apo sa Forest Park hanggang sa mailibing ito. Ang nasabing motion ay magsisimula sana kahapon at magtatapos hanggang Nobyembre a 12. Samantala bandang alas sa 10 kagabi o 10:30 kagabi nang makabalik ang dating Pangulo sa Veterans Memorial Medical Center matapos ang pagbisita nga sa pumanaw na apo. Kasamang dumalo sa lamay ang dating gabinete ng presidente na sina dating Executive Secretary Eduardo Ermita, Justice Secretary Agnes De Vanadera, DFA Secretary Alberto Romulo, DA Secretary Arthur Yapa, maging amuagado ng dating first gentleman na si Mike Arroyo na si Attorney Ferdinand Topacio. Napagkalabang pinalabas si Arroyo bandang alas 6 ng hapon at pinabalik ito ng alas 10 ng gabi. Wala namang naging pahayag ang kongresista dahil hiniling na maging private o hiniling niya ang privacy sa pagbisita sa apong si Jorge Alonso Arroyo Bernas. Ito ay anak ni Luli Arroyo Bernas at si Luigi Bernas na namatay nga sa Philippine Heart Center noong Sabado. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Abang ang detalye mga kaibigan, mga kwento pa dyan sa may bagi naman ng lalawigan ng Leyte na isang umag-isang taon na matapos tumama naman ang Super Typhoon Yolanda. Samantala din naman ay sa Estados Unidos, abangan ang detalye naman ang mga OFW doon o mga Pinoy doon ay excited na na makisama rin, makilahok naman sa magaganap na US midterm elections. Habang itong dating Mrs. Dow ng aktor na si Derek Ramsey, iniurong na ang kasong concubinage laban naman sa aktor. Bagong mga balitang yan, samantala muna. Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Pulis
posibleng magsagawa ng anunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga susunod na araw kung depo naman ang pagkataas ng alert level number 3 sa mga OFW na nasa tatlong lugar sa West Africa na apektado pa rin ng Ebola virus sa isang press briefing nga. Una nang sinabi nitong si Undersecretary o Assistant Secretary Charles Jose, tagapagsalita ng DFA, na mismo ang Malacanang na nagbigay ng utos na pag-aralan ang sitwasyon ng mga OFW lalo na sa mga bansang Sierra Leone, Liberia at Guinea para sa pagkataas ng alerto sa mga nasabing bansa. Iman kailangan umano ng isang buwan na pag-aral para mailatag lahat ng hakbangin para naman sa pagbabalik sa halos 1,000 mga OFW na nasa tatlong mga bansa sa nabanggit na mga bansa. Nabatid na sa ilalim po ng alert level number 3 ay patutupad na po ang deployment ban at voluntary repatriation para sa mga Pinoy sa nasabing mga bansa. Samantala, mga kwento pa ng pagbangon ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, mga kaibigan. Nung kasagsagan kasi makalipas ang Super Typhoon na Yolanda, ay naging patok, naging trending pa sa mga social media yung larawan doon ng bagong kasal sa harap mismo na napadpad na malaking barko na inaanod nga nitong bagyong Yolanda. Yan, iba pang mga balita mula naman sa Bombo Radyo Tacloban. Tuloy ang buhay para sa malataytanik na kwento ng mag-asawang survivors ng bagyong Yolanda na nailigtas ng isa sa mga barkong sumadsad sa Anibong District ng Tacloban City. Binabian man ang dalawang anak ay laking pasasalamat pa rin ng mag-asawang Erwin at Ethel Cuquilla na sila ay buhay na pinagtagpo sa loob mismo ng barko sa kasagsagan ng pananalasa ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Kwento ni Ethel ay himalaman kung may tuturing ng dalhin ng malaking alon ang kanyang asawa sa loob ng barko samantalang siya ay sa mismong barko na rin napadpad. Hindi malilimutan nito ang unang tagpo nilang mag-asawa na kapwa na pahagulhol na lang sa iyak habang inaalala ang nangyari. Ano po yung barko po yun, kumbaga sa kotse naka-parking na. Tapos yung asawa ko, pag ano daw ng alon, parang na-shoot siya dun sa barko na yun. Tapos ako rin, nagpursige rin ako na makalapit ako sa barko na yun para hindi ako matamaan ng alon ba. Para hindi ako matamaan ng alon. Tapos sigaw ako ng sigaw. Sabi ko na, tulungan niyo ako. Tapos yun, may nakakita sa akin ng mga taga dun sa loob ng barko, mga empleyado. Nag-isa nila ako ng lobid. Tapos yun ang ginamit ko sa pag-akit sa barko na yun. Naniniwala si Ethel na hindi man maitatama pa ang kahapon ay nag-iwan naman ito ng mensahe sa kanya at sa kanyang pamilya na may pag-asa pa ang darating pagkatapos ng unos. Anya, hindi man kayang burahin ng panahon ang mga alaala ng bagyo ay napalakas naman ito ang loob nilang mag-asawa na magsimulang muli. Sa ngayon, 1 taon na ang lumipas ay tuluyan nang naialis ang barkong sumadsad. Samantalang 7 buwan namang buntis si Ethel at nakatakdang mga anak sa buwan ng Enero. At yan ang ulat mula dito sa empila ng Bombo Radio Tacloban para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Butch Manog para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Samantala naman, good news pa rin. Malaking karangalan naman ang naibigay sa bansa ng lungsod ng San Carlos dyan sa Negros Oriental matapos manalo bilang most environmentally sustainable city sa ASEAN. May detalye pa ang Bombo Radyo Bacolod. Isang karangalan para sa lalawigan ng Negros Occidental at maging sa buong bansa ang pagkapanalo ng San Carlos City Negros Occidental bilang Most Environmentally Sustainable City in Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Ito ang sinabi ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Andres Untal na siyang tumanggap ng award na trophy kasama ng 2 city councilors ng San Carlos City sa isinagawang awarding ceremony sa Bansang Laos noong October 30 hanggang 31, 2014 kasabay ng 15th ASEAN Informal Ministers Meeting on Environment. Tinalo ng lungsod ng San Carlos ang iba pang mga lungsod sa ASEAN member nations kagaya ng Thailand, Vietnam, Cambodia at iba pa. Ito'y dahil sa best environmental practices kung saan naroon sa lungsod ang biomass, ethanol at solar power plant para sa energy production.
Maliban dito ay may iba pang proyekto ang lungsod na environment friendly kaugnay sa protection sa kanilang water source. Kapansin-pansin din ang hindi paggamit ng aircon sa mga tanggapan kundi ang natural na hangin sa paligid ang nagbibigay sa kanila ng magandang ventilation. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Lineth Antinor nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Mismo ang African Union na nagbigay ng 2 linggong deadline sa pamunuan ng militar sa bansang Burkina Faso para ibalik naman ang sibilyan na pamamahala. Ayon naman sa kanilang administrasyon, hindi na sang-ayon sa konstitusyon ang pagkontrol ng Burkina Faso military mula nang saplitang mag-resign ang kanilang presidente. Dalan pa rin sa malawakang protesta. Maharap daw sa sanksyon ang mga sundalo o militar na nagkukontrol ngayon sa nasabing West African nation kapag nagmatigas namang bumalik sa civilian rule. Inaabangan na sa Estados Unidos, mga kaibigan, ang US midterm elections. At may update tayo, magtungo muna tayo dyan sa may bahagi ng Amerika. Nandun ang ating correspondent, si Bombo Pinoy Gonzalez. Bombo Pinoy, good morning at gabi pala dyan sa Pilipinas. Ano? Go ahead, Bombo Pinoy. Good morning, Bombo Elmar. Ang mga Pilipino dito sa Amerika, election bukas, midterm election, kung saan may 100 na senador ang bubutuhin. 435 na congressman ang bubutuhin at saka 96 na governors sa buong Amerika ang nandyan niyada ng bubutuhin bukas. Pero dito, no, madaming Pilipino sa Bombo Elmar ang tumatakbo at si Mayor kung saan may incumbent ito. Samuel Pitas Mayor Jose Esteves, Sir Mayor Merna de Vera, Hussein Mayor sa kung saan, no, may mga ilang term na ito sa mga mayor. Madami pa mga Pilipino na tumatakbo, no, dito sa West Coast, no, especially dito sa madaming Pilipino na supaya 1 million na Bay Area na California, doon sa Pilipino rin dominated area sa Bergenfield, doon sa New York na area o New Jersey. Oh, madami, so excited sila, aga pa bukas. Punta na sila at ito sa mga election na places para mag-voto. Pero importansya ng midterm elections ito, Bombo Elmar, no, itong ito, itong Senado, kung saan yung Republican ay dito ay parang nanalo o parang maging majority sa Senado, kung saan minority sila ngayon with 45 members only out of 100. So, ang forecast ng mga posters ito, no, baka makakuha sila ang majority ng 51. Kung saan, ang nangyayari ito, no, baka mata dito, no, makukompromiso yung mga policies ni President Obama ngayon. Kung saan, no, makikita na rin, no, excited na rin mga Pilipino dito ngayon, no, sa election. Kasi iba dito, Bombo Elmar, gusto rin manalo itong Republican Party. Kasi sa ngayon, ang majority sa Kongreso o House is itong mga Republican with 34 votes representative compare sa Democrats with 201 lang. Na forecast rin dito, Bombo Elmar, baka makakuha ng additional ng mga votes o representative ang mga Republican. Pag nangyari ito, good news ito para sa mga Pilipino. O bakit? Kung maalala ng mga tao dito ng mga nurses natin, ng mga teacher, o lahat ng mga professional, no, konti lang nakakaalis mga Pilipino since umupo o sitwag ni President Barack Obama. Now ngayon, pag nanalo itong maging majority itong mga Republican, no, may hope, no, nag-hope itong mga Pilipino na naman na baka ma-open na naman ang immigration para sa atin mga professionals, mga nurses, no, mga IT, mga teachers at saka mga engineers na para pumunta sa Amerika para magtrabaho. Bombo Elmar. Oh yes, ulitin ko lamang yung binabanggit ni Bombo Pinoy. Sabi niya, yung Senado sa Amerika ay kontrolado ng Democrats. Ang partido kasi ni Barack Obama ay Democratic. So, ang kanilang kamara na tinatawag na tumba sa ating Pilipinas ay hawak po yan ng Republicans. So, kaya't dyan sa Senado ng Amerika, kailangan daw yata dyan ang 6 para naman makuha nila yung majority. Mahalaga po yan ang binabanggit ni Bombo Pinoy dahil sa para hindi umano madiskaril. Itong mga pangunahing batas nitong nakalipas ng mga taon nga ay laging nahaharang ng mga Republicans itong mga pangunahing panukalang batas
ng sinusulong naman ng Obama administration. By the way, ngayon ay midterm elections. Ang presidential elections ay hindi pa yan, ano, Bombo Pinoy, yan o? Hindi pa, Bombo Elmar, 2016 pa. So, kung sino mananalo dito sa, kung sino maging majority, no, sa midterm election ito, malaking factor ito papunta sa 2016 presidential elections. Bombo Elmar. So, abangan natin yan, ano, bukas ay gusto rin namin marinig ulit, ano, yung mga Pilipino na tumatakbo kung sila'y manalo, ano, at kung ano mga estado yan, ano. Dyan sa Estados Unidos, ano ulit yung pinakamalaking sentro ng mga OFW, ating mga Filipino community, Bombo Pinoy? Dito ngayon sa California kung saan sobra 1 million ang Bombo Elmar ang mga Pilipino ito, no? Tatlong mayorlin ng malalaking mga cities dito, ang mga Pilipino dito. So that is why na ta dito, maganda ang performance ng mga Pilipino. Seeking another term sila, Bombo Elmar. So nakikita rin natin, no, may mga survey, no, parang mananalo sila. No, so bukas malalaman natin, balita natin, malalaman natin paghapon na, makikita natin kung mananalo talaga sila. Bombo Elmar. Ang intro ko kanina, gabi na dyan sa Amerika, anong oras pala dyan sa yung lugar dyan, sa estado ng ano ba yan, Texas dyan, Bombo Pinoy? Hindi pa ba dyan, yes, ano, nag-yelo dyan, Bombo Pinoy? Maganda ang tiyempo dito, parang bagyo lang ang aming tiyempo dito sa Houston, Texas, Bombo Elmar. 5:37 sa gabi ngayon ang oras dito. Bombo Elmar. Alright, maraming salamat. Huwag kitang babalikan dyan, lalo sa pagantabay ng US midterm election na ilan ding mga Filipino ang tumatakbo dyan mismo sa eleksyon dyan sa Amerika. Maraming salamat, Bombo Pinoy. Ito si Bombo Pinoy, Ligarada Gonzalez, nagre-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Mas Radyo, Bombo! Partiyaw ang Jimmy Fight, The Clash of Cotai 2 Update! Salamat ako sa Bombo Radyo na patuloy na sumasubaybay sa akin sa pag-iinsayo at palagi kayong makinig sa bawat oras update sa darating kong laban. Balik tayo ng Pilipinas, mga kaibigan. Itong si Chris Algieri, ang unbeaten na kampiyon na makakalaban ni Manny Pacquiao. Umaasa na siyang susunod na pound for pound king sakaling matalo si Manny Pacquiao. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Kevin Fuentes. Habol ngayon ang undefeated American boxer na si Chris Algieri ang manalo sa laban nila ng WBO welterweight champion na si Manny Pacman Pacquiao. Ayon kay Algieri, ang panalo na makukuha niya kay Pacquiao ang magdadala sa kanya sa taas ng pound for pound ratings. Bukod pa dito, ay umaasa si Algieri na tatanawin siya bilang isa sa mga bigating fighter sa larangan ng pagbuboxing. Sa 19 na araw na nalalabi bago ang kabang-abang na laban, ay excited na si Algieri na makarap si Pacquiao sa ring. Ipapakita umano ni Algieri na karapat dapat siya sa laban kay 8th Division World Champion na si Pacquiao. Samantala, buo ang loob ng top rank promoter na si Bob Arum na walang mismatch sa magiging laban ni Manny Pacman Pacquiao at undefeated na si Algieri. Ayon kay Arum, parehong malakas sa laban si Pacquiao at Algieri. Nagbigay naman ng paalala si Arum sa mga fans na huwag baliwalain si Algieri dahil wala pa itong talo sa kanyang boxing career. Inaasahan na magiging kaabang-abang ang laban ng dalawa sa Nobyembre 23 na isasagawa sa Cotai Arena, The Venetian, Macau, China. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Magtungo naman tayo sa kampo ni Manny Pacquiao sa kanyang training camp. May detalye ang Bombo Radyo Jensen. Iginiit ni assistant trainer Buboy Fernandez na handang-handa na si 8th Division World Champion Manny Pacquiao para sa nakatakdang laban kay Chris Algieri kahit na sa Nobyembre 23 pa ito nakatakdang isasagawa. Ayon kay Fernandez, kontento na siya sa ipinapakitang performance ni Manny pati na ang bilis ng pagsuntok, porma ng mga paa nito at ang mga techniques na kanyang gagamitin kay Algieri. Mainam umanong imentina na lamang ni Pacquiao ang lahat ng mga ito at maging maingat sa kalusugan lalo na't paiba-iba ang klima dito sa Jensen. Sinabi rin ni Buboy na mas mabuting nasa 110% ang kondisyon ni Manny bago sila lumipad at tumungo sa Macau, China. Ang speed sa iyang kamot, ang ipangita na ko, naala, ang kastada sa tiil, ang technique, ang moves na ito, kung kaso sa mga counter o sa mga preparasyon ni Algieri, so preparado ta. So kaganiyan, nakita na kita ito, no? So masunti na ito, nga ito ang naala na kita, 100% na condition. So nga ito, ni-maintain na lang kita ito, nga dilit na makuha sa weather, init, masunti.
ulan, ang subaw ang ginalikayan mitong ngayon tawag natin subaw sa Petrohol. Ang kasuna na. Samantala, ngayong araw ay muling magsasagawa ng sparring session si Manny, kasama pa rin sina Mike Jones, Stan Martinoc at Victor Postol na siyang mas pinagtutuunan ni Pacquiao dahil sa estilo at galaw nito na parang si Algerie. Matatanda ang noong Sabado ay 10 rounds ng sparring session ang isinagawa ng Pinoy Ring Icon sa Pac-Man Wildcard Gym. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Showbiz Balita. Dating misses down itong aktor na si Derek Ram, sinurong na ang kaso. Laban naman sa aktor yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Neskayabyab. Lusot na sa kasong concubinage o pangangaliwa ang dating magkasintahang Derek Ramsey at Angelica Panganiban. Ito'y matapos formal ng binawi ng Filipina-Indian model na si Mary Christine Jolly ang concubinage complaint na inihain niya laban sa dating mister. Ayon sa legal counsel ni Jolly na si attorney RJ Guevara, totoo rin na nagkaroon ng legal settlement sa pagitan ng dating mag-asawa para sa ikakabuti ng kanilang anak na ngayon ay 11 years old na. Una nang sinabi ni Panganiban sa isang panayam na nag-live-in sila ni Ramsey sa loob ng 6 na taon at alam niyang may asawa si Derek, bagay na ginamit ni Jolly sa paghain ng kasong concubinage. Samantala, dumating na sa siyudad ng Catbalogan sa Samar ang grupo ng mga environmentalists na nagsagawa ng climate walk. Sa report ng Bombo Radyo Tacloban, sinalubong ang grupo ng aktor at National Youth Commission member na si Dingdong Dantes. Ang grupo ay 32 araw nang naglalakad na sinimula sa Ground Zero sa Luneta Park noong October 2 at target maabot ang Tacloban City sa darating na Sabado, November 8, na siyang unang taong anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda. Ang syudad ng Catbalogan City ay mahigit 100 kilometro pa ang layo mula sa Tacloban City. Una nang inihayag ni Dantes sa harap ng libo-libong mga estudyante sa Summer State University sa Catbalogan City na hindi dapat maging biktima ang lahat sa mga kalamidad at kailangan makibahagi sa solusyon sa paglaban sa climate change. Para sa Bombo Network News, Bombo Neskayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Narito na ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update. Nagpatupad ngayong umaga ng price hike ang iba't ibang oil companies sa kanilang produktong petrolyo. Bandang alas 6 kanina, nagtaas po ng 20 sentimos sa kada litro ang presyo ng gasolina ng PTT Philippines Phoenix Petroleum at Total, habang 25 sentimos naman sa kada litro ng krudo. Kung narito ay nagpabiso nga ang Shell ng pariyuring price increase sa presyo ng gasolina at diesel, bukod pa sa 30 sentimos na dagdag naman sa presyo sa kada litro ng kanilang kerosina. Samantala, mga kaibigan, sa palitan ng piso kontra dolyar ay 44 pesos and 88 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 5 pesos and 78 centavos. Katumbas naman ang isang Singaporean dollar. Sa ating halaga ng piso ay 34 pesos and 95 centavos. Mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang naging kabuuan ng mga pagbabalita. Araw na po ng Martes, Nobyembre 4, 2014. Balikan ko lamang ating mga headlines. Mga kaaliyado daw ng Pangulong Aquino, todo hikayat naman kay Vice President Binay na kumalas na sa kanyang gabinete, pero duda ring ibibigay o bibigay ang Vice Presidente para magamit daw ang government resources sa pangampanya. Samantala, kampo naman ni Vice President, malaking kamalian daw kapag nawala ang pangalawang Pangulong Binay sa gabinete ng Pangulong Noynoy. Binoong Board of Inquiry ng Armed Forces na sa Basila na kognay pa rin sa investigasyon sa nangyaring ambush ng Abu Sayyaf na ikinamatay ng 6 na mga sundalo. Pagpapabalik naman sa tahanan ng ilang evacuees dila naman sa Bulkang Mayon, umpisa na raw ngayong araw. Mga pasahero ng cruise ship na dalong naman sa Boracay ngayong Linggo, isasalali muna sa quarantine. Sa ibang balita naman, tuloy pa rin ang buhay naman sa mala Titanic sa Hollywood film ang kwento na mag-asawang pinagtagpo daw sa sumadsad na barko noong kasagsagan ng bagyong Yolanda. San Carlos City naman sa Negros Occidental, nagbunyi ng manalo bilang most environmentally sustainable city sa ASEAN. At sa balita naman sa Bayong Dagat, kanina mga kaibigan, mayroon tayong update direktamente mismo la dyan sa Estados Unidos, sapagkat mga Pinoy doon naman sa Amerika, excited na ring lumahok sa US midterm elections. Ang Burkina Faso military binigyan ng 2 linggong deadline para ibalik naman ang civilian rule. Sa sports balita, Chris Algieri, umaasa naman na siya ang susunod na tatanghaling pound for pound king sakaling talunin niya si Manny Pacquiao.
Abang yung mga trainer ni Pacman kontento na raw sa resulta sa training camp ngayon dyan sa General Santos City. Sa ating showbiz balita mga kaibigan, dating misis naman ni Direk Ramsey, iniuro na raw ang kasong concubinage laban naman sa aktor at sa aktres na si Angelica Panganiban. Samantala naman ang mga kaibigan sa ating mga listeners sa iba't ibang dako po ng mundo. At upang papagsilbihan pa yung aming pong Bombo Network News Morning Edition. Yan po alas 7 ng umaga. At Bombo Network News Noontime Edition alas 12 po ng katanghalian. At Bombo Network News alas 6 ng gabi Lunes hanggang Sabado ay napapanood na rin na mayroong visual sa may tinating official website at www.bomboradio.com. At makikita rin sa ating live video streaming inyong pong mga anchors, reporters ng Bombo Radio Philippines at mga exclusive video. Maaari nyo rin kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radios. Kaya naman ilike kami sa aming Facebook, ang facebook.com/BomboRadioPhilippines. Sa Christmas countdown ng Bombo Radio Philippines, 51 days tugon na lamang bago naman ang Pasko. Season's greetings! Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati, nyo pa rin anchorman. Ito si Bombil Maracol para sa pamasang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagay.